Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asinero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda. Tinamukha ko yung si Percy Kako. Magaling talaga. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makihirap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire ipuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo, sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, Basta Tabloid, Hataw! Percy Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ng Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang
alas 11 ng gabi dito po sa Himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. Sa bayan po ay napapanood tayo sa ating pong live streaming sa FB. At sa mga nanonood ng ating palatuntunan, sa gawing kanan po meron tayong chatroom. Maaari pong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig dito po sa ating impilan, ang numero po na maaari po ninyong tawagan, mga kaibigan, ay 0915-707-0625. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang mga baliw naghain ang impeachment complaint laban po kay Justice Leonin. Nakakabaliw yung COVID na yan talaga eh. Ang daming ika nga, nasisiraan ng bait. Matagal na nakukulong sa bahay, ano po. Yan ang epekto eh, impeachment complaint. At wala raw pong ginalaman ng Malacanang dito po sa inihaing impeachment complaint laban kay Justice Leonin. Pinagbabawalan naman itong Bureau of Immigration ang kanilang mga kawani na gumamit po ng app na TikTok. Bawal na raw ang TikTok. Ang pwede na lang TikTok. Atik. At babala ng PNP. Mga hataw ng yantok sa mga lalabag daw sa distancing. Yun daw mga matitigas ang ulo. Ha ha ha. Na nang maisip, ano? Panibagong pananakot na naman yan. Kailan kaya mangyayari dito sa bansa yung sa Indonesia na meron pong inaresto dahil po sa pangungurakot ng pondo sa pandemic? Ayan. Marahil po mga kaibigan dahil sa ika nga po pagkakakulong ng matagal na ito nitong mga abogado sa nawala silang ginagawa katulad nitong naghain ngayon ng impeachment complaint. Ito siguro ang epekto mga kaibigan, wala na magawa sa buhay. Impeachment naman ngayon pagkatapos na sila po ay mabigo na makakuha ng pagsang-ayon sa Korte Suprema dun sa kanilang inihaing motion na ipa-inhibit itong si Associate Justice Marvick Leonin at ipalabas daw ang salin. Eh ngayon naman impeachment naman ang inihain, ha? Laban dyan sa Associate Justice na si Marvick Leonin sa House of Representatives. Umpisa na, kung natatandaan ninyo, di ba? Meron akong binanggit minsan, tandaan ninyo ako. Disyembre, ha? Hanggang Disyembre, ang babanata naman ng administrasyon, yung mga telco na kalaban
nung papasok na telco. Eto ho mga kaibigan, naghahain daw ng impeachment complaint labang kay Justice Marvick Leonen sa House of Representatives, ha? Dahil daw sa culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ayan. Ang impeachment complaint ay inihain daw po ng nagngangalang Edwin Cordevilla. At ito po, di umano, ay Secretary General ng Filipino League of Advocates for Good Government. Sigurado bang good government ang advocacy nitong grupong ito na inimbento, mga kaibigan? Pero ang tumulong sa kanila na maghain yan eh si Gadon. Ba't di na lang ikaw, di ba? Magamit pa kayo ng organisasyon para palabasin, mga kaibigan, na may ibang mga nagnanais na itong si Leonen ay mapatalsik, ha, bilang mahistrado ng Korte Suprema. Katarantaduhan no eh. At inindorso naman itong kanilang complaint ng Ilocos Norte representative, ha, na si Angelo Barba. Ayan po ang pangalan. Yung isa, Cordevilla, nagpapanggap o nagpapakilalang Secretary General. Meron ako natatanda ang Cordevilla, adik eh, mga kaibigan eh. Paatsoy-atsoy na PR, mga kaibigan. Yung ba nakaluwa ang mata na nung minsan eh isinama raw ito ng isang kakilala doon sa Strams, ha? Pagkatapos umakyat sa stage at inagaw yung mic doon sa kumakanta na banda diyan sa Makati, sa Jupiter. Oh. Sa galit nung kasama inilayasan siya, iniwan siya, ha, na nagkakalat doon po sa stage. Ewan ko kung itong naghain ito at saka itong kinukuwento natin ay iisa lang. Meron ka, yung kasing tarantadong yun, ano yun eh? Patakbo-takbo ng PR sa mga tabloid, ha? Sa mga pahayagan. Maniningil ng budget. Ha? Sa mga nag-PPR, isang grupo ito eh, mga kaibigan. Itong nasa likod ng yumayari kay Associate Justice Leonen. Nabanggit na natin nung nakaraan kung sino yung isang grupo, di ba? Isang grupo lang yan. Inuupahan niyang mga yan, puro paupahan yan, parang prostitute. Ha? Ngayon, ang sabi ho rito, sa kanilang complaint, maliwanag daw na si Justice Leonen walang integridad dahil hindi siya naghain ng statement of assets and liabilities. At ayon daw sa isang column, ang basihan, kolumnino nung kasama nila. May kasama rin nila to eh. Yung judicial analyst daw. Mga kaibigan, kung lagyan ng titulo nito mga ito yung mga pagmumukha nila eh. Ha? Yung pagkatao nila eh. Meron bang ganon, judicial analyst? Eh siguro kung ikaw, lalagyan mo ng pamagat yung sarili mo na judicial analyst ka. Ha? Sana naging mahistrado ka ng Korte Suprema. Ano nalalaman mo? Di ba? O ngayon, sa loob daw ito ng 15 taon, ha?
base lang sa newspaper column. Yan. At idinagdag pa rito eh na si Leonel daw ay negligent, ha? At incompetent. Oh, pabaya at saka incompetent. Oh, walang kakayahan, di ba? Dahil daw sa hindi nito na-dispose yung 37 kaso sa Korte Suprema, ha? 37 kaso sa Korte Suprema, violation daw yan ng constitutional mandate that cases should be decided within 24 months from the time it is submitted for resolution. Eh, bakit si Leonel lang? Makikita ninyo eh, ha? Dito, halatang halata, mga kaibigan. Ilang kaya sa maestrado? Ba't di nyo sabihin sa mga maestrado na, okay, lahat kayo, eh, kwan nga, bigyan nyo kami ng ipa-account nyo yung mga kasong hawak nila, di ba? Oh, ilan ba sa inyo ang merong mga kaso na hindi na didesisyonan, hawak ninyo? Oh, eh, pagka puro si Leonel, hawa yan, di ba? Katulad sa Salen, si Leonel lang. O pagkatapos doon sa pagpapa-inhibit, si Leonel lang. Bakit yung ibang bumoto ron, hindi nyo pina-inhibit, di ba? O baka siguro yung bumoto doon sa kwan, sa ng laban sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. O di yung ibang hindi bumoto, dapat pina-inhibit nyo noon pa. Diba? Ah, pinakuha ninyo, kinwestiyon ninyo, diba? Ngayon ito malinaw na malinaw At sinabi pa rito, respondent failed to consider the implications of these prolonged delays in the lives of the litigants. Kala mo talagang nagmalasakit dun sa mga nadidelay, mga gago. Yun lang mga convicted sa Muntinlupa. Yung mga kriminal. O kaya nahatulan sa iba't ibang krimen na nag-iintay ng desisyon ng Korte Suprema. Halimbawa, pag ikaw nahatulan ka ng pinakamataas na kaso, ang kaso mo automatic subject for automatic review ng Korte Suprema. O di pa account nyo ngayon lahat yung mga nahatulan ng capital punishment, ha? Sa Muntinlupa na naghihintay ng review ng Korte Suprema. Huwag na nga kayo magkunwari. Talaga namang dati na yan . Ngayon, lahat lang ng gusto nyo maging kaso, si Leonel. Bakit? Kasi si Tabogo, Gadon, mga kaibigan, abogado ni Bongbong. At itong si Justice Leonel, ang may hawak nung protesta o bumagsak sa kwan kay Justice Leonel, yung protesta nila labang kay Vice President Lenny Robredo. Yun ang pinaka bottom line. Ang hirap nagpapanggap, hindi ho ba? Pero halatang halata na ang kapal ng mukha nito. Alam niyo, tatapatin ko kayo. Mabuti na lang hindi nanalo si Bongbong Marcos. Yan ipagpasalamat ninyo. Bakit? Katulad ng malimit natin sinasabi, hindi na ho tayo makakaalpas o makakaahon doon sa anino ng Marcos at saka ng mga Aquino. Kapag paulit-ulit, sila ang ating ginagamit, ha, sa pagpili
ng ating iboboto. Gagamitin natin barometro kung ikaw maka Marcos, kung ikaw maka Aquino. Mabuti, hindi nanalo si Bongbong Marcos. Bakit? Eh, kwano eh. Masama palang ano ito, hindi napapabura ng kaso, ng desisyon sa kaso, mga kaibigan. Iba pala mentalidad nito. Oh, noong panahon na sila'y pinatalsik, ito ah, ng people power sa EDSA, tatapating ko kayo. Ako, Marcos loyalist nun. Ha? Sumimpatsa ako kay Marcos. Marami pa ang nakakakilala sa aking buhay na nakakasama namin sa rally. Yan, si Elizabeth Oropesa. Nakakasama namin sa rally. Yung namatay, si Rio Diaz. Ha? Nakakasama namin sa rally. Si Alona Alegre, namatay na yata. Nakakasama namin sa rally. Marami dyan ang nakakakilala pa sa akin, mga kaibigan. Ano ang isinisigaw namin noong panahon ni dating Presidente Cory Aquino? Si Presidente Cory Aquino at ang kanyang administrasyon ay vengativo, vindictive. O yung pala, ganun din ito, mga kaibigan. Nakita na ninyo? Kaya ito ang nagpapatotoo na tama ang sinasabi natin na sa mga susunod na eleksyon, hindi na tayo dapat pumili ng manggagaling o identified sa magkabilang panig na yan. Sapagkat hindi na aasenso ang bansa natin kung nakasalalay dyan. Lagi ang pagpili natin ng iboboto. Ano ba? Eh, maka Marcos yan eh. Natin iboto yan. Magnanakawaan niya si Marcos. Oh, eh, maka Aquino yan eh. Huwag na nating iboto yan. Bingatibo yan. At saka yan eh, Hacienda Luisita yan. Kailan matatapos yan? Ha? Kasangkot ba kayo doon sa pinag-aawayan nila? Mga kaibigan? Oh, yung ibinibintang ba kay Marcos eh? Kasali pa ba kayo ron? Kaway na lang nila yan. Diyan nila, hinubog ang isipan ng taong bayan. Kung hindi ho tayo aalpas dyan, eh kalimutan na ninyo. Kung kayo naghahangad ng mabuting gobyerno, katulad nito, pagka yung ito nagdala ng kandidato, huwag nyo na rin iboto itong kasalukuyan. Nakita ninyo ginawa. Eh siyempre, ano gagawin ng susunod? Ano ba ang pinakamalaking problema ng nauupong presidente na gumagawa ng mga kasalanan? Matagal ko na sinabi yan, bababa pa lang. Hindi pa bumababa si Gloria, ano sabi natin? Mga 2 taon pa, ang pinakamalaking problema ni Gloria Macapal Arroyo, ang sabi natin, hindi yung problema ng bayan. Katulad ngayon. Ano ba pinakamalaking problema nito si Presidente Digong nyo? Hindi naman yung problema ng bayan ang kanyang inaalala. Mga kaibigan, ay ano? Ang pinakamalaking problema niya, paano siya bababa sa pwesto nang hindi siya mapananagot sa kanyang mga paglabag at atraso. Yun lang oh, ganun kasimple lang yun. Ang presidency ngayon, ganyan. Lalo na lahat nag-abuso. Ha? E kita nga ninyo, mabuti sa ibang bansa, katulad ng Indonesia. Dito sa Indonesia, korap na ano yan, ha? Gobyerno yan. Laging, ang tagal na panahon, korap yan. Di ba? Panahon pa ni Sukarno, di ba? Yung pera nga ni Sukarno, ginagamit dito sa Pilipinas, eh. Ha? Nagpapayaman. Yung ampunan, pera ni Sukarno, at
gumamit lang ng dummy, Pilipino dummy. Alam nyo na kung sino yan. Di ba? Si MVP. Oh, di ba napatunayan na ng Supreme Court na ang pera niya na pinuhunan sa PLDT, eh, pera ng dayuhan ni eh, ni Salim? Sino yung Salim? Yun ang crony ni Sukarno. Oh, eh, alam nyo, ang Indonesia, isa yan sa mga may corrupt na gobyerno. Pero ito, tignan ninyo, itong nagnakaw daw sa pera para sa ayuda, ha? Sa mamamayan nitong pandemic, mga kaibigan, ekwan, inaresto, mga kaibigan, ito'y pangalawa na sa mga sa cabinet member ni Presidente Joko Widodo na naaresto sa kasong Grab. Ay doon, naaresto. Mabuti pa ron, kahit nakurap ang gobyerno, eh, kwan, may independence. Ang ibang sangay ng pamahalaan, katulad no, makapag-aresto ka ng magnanakaw na cabinet member, dito ba mangyayari yan? Oh, eh, never happen. Sabi nga ng mga Hapon, di ba? Never happen. Oh, nakita ninyo, ito yung sinasabi na mabuti. Ngayon ko napag-isip-isip, mabuti na lang, tama, na hindi nanalo itong si Bongbong Marcos. Masama ito na hindi pumapabor sa kanya ang desisyon. Ngayon, kung sabihin mo, hindi naman siya ang gumagawa niyan, kundi yung mga tao niya, eh ganun din siya. Ha? Kasi itong mga tao niya, ang iniisip nito, kung paano ibibintang sa iba yung kanilang failure sa pagkatalo ng kanilang ikinampanyang manok. Manok nila si Bongbong, sila ang kumampanya dyan. Oh, hindi ba? Ang daming kumampanya dyan, oh, mga radio station, mga kaibigan, ha? Periodiko, pati periodikit yata, kumampanya dyan eh. Oh, mga kaibigan. Pero ano, talo, di ba? Sino may kasalanan? Kasi ho, sa politika, merong ano eh, merong ang nagiging dahilan sa pagkatalo ng isang kandidato na kanilang isinisisi sa iba, eh hindi naman yun ang totoong dahilan. Anong dahilan? Yung mga kasama. Ha? Sipin mo, ikampanya ka ni Amay Bisaya. O di para ka nagtaboy ng boto. Ikampanya ka niya sila gadon. Yung mga nagsasipagsalitaan sa karambulbol, di ba, na programa. O, isipin mo, ikampanya ka niya. Di matatalo ka. Iyan pa rin. Iyan, sila lista. Nako, eh sino yumaman ngayon? Kaya kayo, mga luko-luko kayo. Bongbong kayo. Itong mga troll, bagay troll lang yan eh. Troll lang naman yan eh. Ha? Yung mga malalakas mambuska sa social media, mga troll lang yan. Yun ang lalait kay Vice President Robredo na nang bababoy. Troll lang yan. Oh, sipin mo yung Rappler, eh, may matagal nang isinulat. Matagal na yun eh. Eh sa libel, isang taon lang eh. Akalain mo, ginawang cyber libel dahil na-post daw. Oh, mantakin ninyo yan. Eh yung nambababoy kihikwan, yun may issue yun ha. May pinaghugutan na issue yun. Talagang pinag-aralan yung pagsulat noon, nung balitang yun, na isinulat ng Rappler. Mga kaibigan, kay yun eh, kargado, kay hindi kargado, pinaghirapan yun. May pinagbasihan yun. Ngayon, kung yun ay libel, pagtalunan sa korte, pero
Alam nyo, ang Laibelo, isang taon lang ang buhay niya. Eh. Pag within one year, hindi ka nag-file ng kaso, wala na yan. Eh. Kaya alam na ninyo kung ano ang dahilan kung bakit nakasuhan pa rin ang Rappler. Di ba? O, isipin mo yun. Yun lang yun, ha? At wala silang minumuran tao. Di ba? Eh ito, binababoy. Vice President ng Pilipinas, walang kumikibong anumang ahensya ng gobyerno. Wala. Di ba? O, tapos, balik tayo dito kay Leonin. Ito rin ang ginagawa kay... Sipin mo, pagka pala, masama pala, nagprotesta sila laban sa kanino man tao. Kailangan pala, kahit saan bumagsak yung kasong yan, ang kanilang ihahain, kailangan pabor sa kanila. Dahil pag hindi pumabor sa kanila, ano mangyayari? Ang gagawin nila, idadamay nila yung nagdesisyon ng kaso. Bias daw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Are you desiring cheesecakes and tres leches cakes? Big or small appetite, we are here to satisfy your sweet cravings. Like our FB page, Sugar Baby by Anna and AJ, for you to see our products. DM us for your inquiries and orders. Sugar Baby by Anna and AJ, the best quality cheesecakes in town. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwala ang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 81-9023-88-5888. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Mo clearly sabi yung sa complaint o reklamo nila na ito inihain nila sa kamera impeachment eh kasi tanging impeachment ang pwedeng magpatanggal sa nakaupo na maestrado ng Korte Suprema katulad din ng presidente impeachment mga kaibigan. Sabi nila, wala raw maliwanag na integridad daw si si Leonin. Dahil hindi siya nag-file ng statement of asset. Eh, ba't si Presidente Duterte walang pinapakita? Di ba? Sa pantahan nyo lang yan eh. Oh, paano nyo natiyak na yan eh? Maestrado yan eh. Ng Korte Suprema eh, tinatakot-takot ninyo. Di ba? Bakit? Kasi appointee yan ng nakaraang administration, mga kaibigan. Oh. Eh, hindi naman yung desisyon, kahit ano pa desisyon yan, hindi yan ang depekto sa Korte Suprema na nakikita ninyo. Kasi palibasa, alam nila lahat ng maestrado dyan eh, appointee na. Ni Presidente Duterte maliban sa tatlo na lang yata sila o apat na hindi pa pero paritiro na rin at ang mangyayari lahat ng mauupo dyan maliban kay Leonin tsaka sa isa pa na hindi appoint pwedeng ma-appoint dahil matagal pa ang term nito eh mga kaibigan tinatakot ha ito eh dalawang bagay ito eh pwedeng magtagumpay, pwedeng hindi magtagumpay. Dahil ang pagtatagumpay naman yan, niyang impeachment complaint na yan, para lang ABS-CBN yan. Oh. Di ba? Katulad din sa Korte Suprema, hindi naman desisyon per se lang ang magiging pinal sa bandang huli.
pagkatapos na maisulat ang desisyon sa Korte Suprema. Bakit? Dahil pagbobotohan yun eh. So, kaya tama yung desisyon, kaya mali yung desisyon, aba, ano yun? Baliwala yun. Kung merong botohan. Di ba? Tama, hindi. Numbers game. Akala mo ba, alimbawa, si Lionel eh, sumulat ng desisyon. Oh, katulad nung hindi siya pumabor sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Bakit? Mas marami yung bumoto eh. Na ilibing si Marcos eh. Oh, ano nasunod? Yung bandesisyon o yung botohan? Yung botohan. Ganon din sa Kamara de ano ho, representante itong Congress, mababang kapulungan. Numbers game lang yan eh. Oh, hindi dahil sa tama ang desisyon nila. Kung hindi, pagbobotohan sa bandang huli. Oh, di ba? Meron pa sa plenary yan eh. Natandaan ninyo yung sa kaso ni Plander Estrada. Oh, kaya napakalaki ng hinanakit ni na mag-asawang ni Erap Diyos sa mag-asawang bilyar na yan, di ba? Oh, mga kaibigan, bakit? Eh kasi, hindi pa natatapos yung botohan, eh, minartilyo na ni Bilyar. Natatanda nyo, di ba? Yung impeachment, minadali. Oh. Nakabuti naman yun kasi napatalsik ang mandarambong na si Erap na napatunayan, totoo, ang pandarambong niya. Kaya wag na tayong maglokohan. Ang desisyon, ang katulad sa nangyari sa ABS-CBN, desisyon ba yon? Hindi. Botohan yun. Ha? Yun ang masaklap eh. Di ba? May botohan. Oh, pag gumawa ng desisyon, eh, sasabihin nung, ano, nung isang maestrado, pag dumating sa kanya yung ginawang desisyon, pipirma siya kung siya ay sangayon o hindi. Dissenting. Meron dissent. Ha? Dissent. Oh, halimbawa ako, isang maestrado, susulat ako ng dissenting opinion. Pakikita ko rin sa ilang maestrado. Kung sino ang mas maraming pumirma, yun ang mananalo. Hindi dahil sa tama o mali ang desisyon, kundi dahil sa botohan. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ano pa sinasabi dito? Yun na yung, ano, yung tungkol sa marami raw kaso. Utot nyo. Daming kaso. Wala naman pwedeng kumwestiyon sa Korte Suprema eh. Mga kaibigan eh. Ha? Ang pwede mo questionin yung korte. Kasi ang nagpapatupad batas-batas sa judiciary, eh Supreme Court. Yan ang pinakamataas dyan eh. Yan ang parang presidente nila. Kaya alam, yung pinaka-Supreme Court Justice. Diba? O, mga kaibigan, incompetent daw, ha, and inefficient. Wala na ito, puro kalukuhan ito, basura lahat ito. Ang leksyon lang dito na matututunan ninyo. Teka, basahin ko, may statement na yata dito si
Magkakapera lang si Cordibilla pagka binigyan nyo ng importansya ito. Ha? Sa statement, ito, may statement na si Leonin. Siya ay kumpiyansa na ang ano ito, the country's leaders, siguro ang mga tinutukoy niya, yung mga nasa Kamara tsaka sa Senado, given the urgent, sabi niya, will do the right thing on the impeachment complaint. Given the urgent and pressing needs of our people during this time of crisis, we are confident that our leaders will do the right thing. Certainly, this may not be to attend to false issues raised by some for clearly personal or vindictive reasons. Oh, bakit? Nung bang kumandidato si Bongbong Marcos eh, kumampanya ba si Leonin para kay ano ba participation ni Leonin sa kasong sa protesta nila kay Robredo na inaakusahan nila ng pandaraya? Wala naman sila maipakita eh, mga kaibigan eh. Yung mga sinasabi nila kung saan sila dinaya, wala eh. Di ba na basura? Oh, dalawang kaso, una nang na basura. Wala eh. Walang basis, mga kaibigan. So, ito ay dalawang bagay. Maaring hindi sila seryoso na lumusot o hindi man, nakapeperwisyo sila. Ibig sabihin, basta inaakala nilang hindi sila napaboran sa kaso at sila ay pinepressure nila kasi yung ibang kaso na-dismiss na eh. Oh, bakit yung nag-dismiss nung ibang kaso hindi nyo iprotesta? Oh, kaninong maestrado pumatak yung dalawang, yung ibang kaso nila? Ha? Bakit hindi kayo, katulad niyan, si yung Chief Justice ngayon na maagang magre-retiro, baka pin-reassure din, mga kaibigan, eh, ba't di nyo buisitin yun? Ba't di nyo ipa-impeach din? Bakit? Di ba hindi pumayag? Oh, na ano? Na pagbigyan kayo na i-compel o puwersahin si Leonin na ilabas ang salin. Sino kayo? Anong basis nyo sa ano yan? Lahat ng hindi nyo kapanalig, tatakutin nyo. Asan ang batas? Hindi naniniwala sa batas itong mga to, sa katarungan. Binababoy nitong mga to batas. Pinakikita nila na kaya nilang baluktutin yung batas. Kaya nilang gamitin yan laban sa mga hindi nila kapanalig. Mga walang ya, ano po? Hindi ba? Kaya sabi ko nga kanina, ipagpasalamat nyo ngayon dito. Nakikita ninyo ang ebidensya na nagkakamali kayo ng paniwala na si Bongbong Marcos ang nanalo. Bakit? Tama lang na hindi siya nanalo. Nakita ninyo ginagawa? Ano pa isang dahilan? Bakit nila ginagawa yan? Kung hindi man sila magtagumpay, nagagamit nila ang kasong ito para siraan pati si Vice President Robredo at pwedeng magamit na ma-maintain ang media exposure ni Bongbong Marcos para sa 2022 pagtakbo niya muli. Sa binabalak na muling pagtakbo sa mas mataas na posisyon na raw. Mga kaibigan, yan eh, di ba?
Wala silang magawa eh. Yung perang ginagastos ninyo dyan, sana pinantulong nyo na lang sa mga walang-wala ngayon. Dyan na pagkikikita katotohanan. Wala naman kayo malasakit sa mamamayan eh, sa publiko. Ha? Swapang kayo sa pwesto. Salamat, hindi ka nanalo, bongbong. Si Kaper si Lapid, bumabana. Lapid Fire. Oh, bakit yung ano, yung kowaranto ni kwa ni Bukbuk, ha? Ni Kalida, pati si Kalida. Eh, siyempre, madalas sabihin nyo, walang kinalaman na Malacanang dyan. Ha? Puro ganun eh. Kasi, nabigo na naman sila. Sunod-sunod ang lahat ng attempt nila, bigo eh. Sipin nyo, kaalyado nyo na yung nag-deny. Pero, huwag tayong kampante. Kasi nakita nyo, Chief Justice of the Supreme Court ka, magre-resign ka ng isang taon. Bakit? May dahilan yun. May isang taong ka pa, iwanan mo. Ha? Oo. Oh. Eh sana, inupo nyo na lang si Justice Carpio para kahit sandali. O tapos ikaw ang sumunod. Di ba? Sana, ganun. Eh, hindi. Eh, sinarili ninyo lahat eh. Di ba? Oh, ngayon, ang problema, itong nag-endorso pa. Timo, sabi ko sa inyo eh. Itong, di ba nakakakita kayo dati ng mga bihikulo ng government? Basta government vehicle. Nung araw ito ah, ngayon wala ka na makikitang ganun. Laging merong nakasulat sa gilid yun. For official use only. Kaya nga, merong mga nakakasuhan nung araw eh. Ginagamit. Nagiging issue. Ginagamit daw ng asawa sa pamamalengke yung mga sasakyan na ganon. E di nakikita ng publiko, di ba? Sa Amerika nga, merong nagkakasong ganyan. Ha? Mataas na official. Yung official na yon ng gobyerno, sa New York ito eh. Yung nanay niya may sakit. Oh, eh, kailangan isugod sa ospital. Ha? Wala yung public official, eh dahil sa kailangan madaling maisugod sa ospital, inutusan yung mga akwan, tauhan niya na isugod sa ospital yung nanay niya. Oh, alam niyo bang, kinasuhan yun. Hindi ko alam kung nag-resign pa yata yun. Oh, matagal ko na kasing nabanggit sa radyo yan eh. May 10 taon na eh. Mahigit. Sipin ninyo yun ah. Oh, nakasuhan. Mga kaibigan. At na umalis sa pwesto. Yun lang ang kaso niya. Masama ba yun? Oh, kahit ibang tao yan eh. Nadaanan mo eh, kahit public official ka eh, di ba? Nadaanan mo, nangangailangan ng isugod sa ospital ng isang tao eh. Kaya hindi mo nga kamag-anak yan eh. Di ba, dapat ka pa nga ang purihin sa ginawa mo. Imbes na ginagamit yan araw-araw, sa kung saan-saan, ha? Nang bababae yung public official, o kaya nagpupunta sa casino, di ba? Oo. Oh. Sa kasino lang eh. Mag-abang kayo ron. Daming sasakyan doon ah. Kwan, government. Yung iba nga, pula pa yung plaka eh. Madali na mamalaman eh. Kasi ngayon, wala nang kulay eh. Sa letra na lang, nagkakatalo. Oh, government plate. Mga kaibigan. Oh, eh ngayon. Ha? Diba, for official use only. Ito, hindi na eh. Bakit? Sino nag-endorse nitong impeachment na ito? Mga kaibigan, edi kamag-anak ni Bongbong Marcos ang sumite, pinsan niya siguro to o pamangkin niya ito. Ha? Ilocos Norte Representative
Angelo Barba. Ang isa hong sa kapatid ni dating Pangulong Marcos, si Fortuna Baby Barba. Ang asawa nung Kernel, si Kernel Barba. O yeah, si Baby Barba, namatay na yata, di ba? Oh, mabait naman yun eh. Ah, nakilala ko rin yun nung araw eh. Nagpunta sa opisina namin eh. Oh. At saka may mga kamag-anak yan na musikero eh. Sina Barba na natulungan ng tatay ko nung araw. Oh, na makapunta sa Japan. Nakasama ko pa rin eh. Sa Japan eh. Sa Kumamoto. Puro Ilocano yun. Oh, mga kaibigan. Eh, kamag-anak niya yan eh. Ha? Dapat yan eh. Kung noong araw nakalagay sa mga sasakyan eh, for official use only, dapat ngayon for official use also. Kasi ginagamit din sa ibang purpose eh. Sipin mo, hindi na kayo na nawalan ng kahihiyan. Kayo-kayo yan eh. Isang grupo! Ah, mga kaibigan, kakapal ng mukha nyo. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ngayon, dumidistansya ang Malacanang dito sa impeachment na ito para kunyari daw, wala silang kinalaman. Pero ko di ako naniniwala, coordinated lahat yan eh. Diba? Tsaka nagtataka ako ha, sa dami na nang ginawang katarantaduhan ito sila, Gadon, o bakit hindi yan maparusahan ng Korte Suprema? May sariling kapangyarihan ng Korte Suprema. Napaka makapangyarihan yan. Diba? O ikaw, katulad nung ginawang yung nakisalo si Kalida sa kaso ni Bongbong Marcos. Bakit? Public official ba si Bongbong Marcos? Ha? Ang dapat niyang maging kliyente sa mga protesta ni Bongbong Marcos, sino? COMELEC. Government agency yun eh. Yun. Pero bakit hindi siya nag-abogado sa COMELEC? Nagbigay ng pahayag ang COMELEC dyan, di ba? Pinaaalalahanan, kinokosyo nila yung Supreme Court na mag-ingat. Maging maingat. Ha? Maging maingat sa desisyon na baka ideklarang may failure of election sa Maguindanao. Sa Mindanao. Sabi ng COMELEC, walang failure of election doon sa Mindanao. Kaya dapat maging maingat ang Korte Suprema sa pagdesisyon. Oh. Yun ang dapat abogado ni Kalida. Bakit siya kay Bongbong nag-abogado? Bakit yun? Hindi siya sinisita. Hindi sila pinagpapapaliwanag ng Korte Suprema. Kaya umaabuso eh. Mga kaibigan, ginagamit na nila ito, panakot na kahit kanino. Terorismo yan eh. Yan tunay na terorismo. Mga kaibigan. Ha? Masawol pa sa MPA yan eh. Yung MPA gumagamit pa ng baril sa terorismo, ito hindi na eh. Diba? Oh, mas mapanganib na terorismo ginagawa nito. Ang ginagamit yung governmental institutions. Ha? Oh, katulad niyan, no? Hindi ba ano 'yan? Self-serving 'yan. At conflict of interest. Ang mag-i-endorse ng complaint eh kamag-anak nung nagpo-protesta. Ha? Mga kaibigan, oh.
Asan ang mga ano nito? Delikadesa nitong mga taong ito. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Itong mga natatawa ko dito sa mga nagpapanggap na makamarkos eh, ngayon, hanggang ngayon. Nagsisipagpanggapan kayo. Nung araw, nandyan ako sa loyalist. Hindi naman ako member ng any organization dahil sa radyo tayo eh. Pero nagdumadalo ako sa mga rally. Active ako dyan kasi na-addict na ako eh. Nakaka-addict din yung mag-rally-rally ka nung araw. Bata-bata pa tayo noon. Ngayon, kami ang ano, hindi naman kami nakinabang kay Marcos. Wala naman kami negosyong nangailangan ng impluensya kay Marcos. Wala naman kaming ganun eh. Lalo ako. Mahirap lang ako. Baka hindi kayo maniniwala yung ang tagal ko nakatira doon, doon sa Tondo. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung bahay ko roon? Mayroon mga nakakaalam yan eh. Mga nagpupunta no sa akin noon eh. 15 square meters lang yun eh. Kaya alam, may itaas. Di pareho, bali 30, babat itaas. 15 ano lang yun, square meters. Matagal ako nakatira dyan. Ano interest ko kay Marcos? Sige nga. Mga kaibigan. Pero, ano na yan eh, nakaraan na yan. Yung ipinaglalaban at nilalabanan mo, no, wala na rin eh. Ano pa nga gusto mong gawin sa buhay mo? Kailangan mag-move on tayo, di ba? Kung ang pag-uusapan natin ngayon eh, yung pinapatay ni Aguinaldo, si Bonifacio, yun na lang araw-araw pag-uusapan natin. O kaya tuwing merong okasyon, yun na lang ang pag-uusapan. Wala na yun. Bahagi na ng kasaysayan yan. Kaya yan leksyon ngayon. Tama ang ating sinasabi. Panahon na para tayo bumangon doon sa masyado na tayong naging bilanggo ng paniwala natin kung ikaw ay maka-Marcos at kung ikaw ay maka-Aquino. Yan eh, iwan na natin yan. Isa na lang ang pwede natin gawin. Magkaisa tayo kasi hindi tayo mag... Alam nyo, ang pagkakaisa, yan ang susi sa tagumpay. Kung gusto ninyong magtagumpay sa 2022, kalimutan ninyo ang Marcos, kalimutan ninyo ang Aquino. Hindi na sila ngayon ang kalaban natin eh. Sila nga, ginagamit na lang ngayon eh. Para sa interest nitong nakaupo eh. Ito nakaupo, kunyari, galit daw kay Juan, kay Aquino, mga kaibigan. Pero ang dami niyang kasamang mga Aquino. Ano tawag nyo kay Lagarin? Basta nagsip-sip. Kalimutan nyo yan. Kasi po, wala na tayong pagkakataong makaahon kung doon pa rin tayo iikot. Isa lang ang susi para magtagumpay, yung pagkakaisa. Hindi naman makikipagkaisa itong expected na yon, itong mga Duterte-ning. Wala yan. Konti na lang yan eh. Maniwala kayo sa akin. Napatunayan yan nung nawala yung mga account ng troll. Yung troll farm. Na-discaril sila, di ba? Parang mga tupang nagkahiwa-hiwalay. Wala nang tao yan. Wala nang maniniwala. OFW, wala na yan. Konti na lang yan. Sino pa? Mga dati sa Amerika naniniwala. Wala na po yan. Mga kaibigan, gusto nyo matuwa sila sa mga ginawa sa kanila, ginawa sa atin.
Ibig mo sabihin, ikaw, maka-Duterte ka dati. Eh, ano ka, nakatira ka sa Amerika, citizen ka. Hindi ka ngayon makauwi. Eh, hanak ka ng, matutuwa ka? Impossible. Next to impossible. The impossible dream. Hindi. Nasabi lang natin, mga kaibigan. So, tayo po, magbabalik. Kailangan lang natin magpaalam sandali sa mga nakikinig sa atin sa DWBL 1242. Napapakinggan tayo alas 10 hanggang alas 11, Lunes hanggang Biyernes. Pero magbabalik po tayo para sa isa pang oras ng ating live streaming hanggang alas 12 po tayo. Huwag po kayong aalis. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.